Magandang araw mga kapatid. Welcome na naman po sa isang episode dito sa Talakayan sa Tagasuri. Kaburno. At ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ng notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay meron tayong pag-uusapan na isang kakaibang argumento sa isang naging debate, ano? At yan po ang ating pag-uusapan. Kasama po si kapatid na Gabriel De Guzman. Brother Gab, magandang araw sa iyo, bro. Ayan, kapayapaan po na Diyos sa parating sa bahate. And salamat po sa Diyos sa panibagong topic na ito na ating tatalakay. Ayan, so maganda itong pag-uusapan natin dahil tatalakayin natin yung naging debate noon, ano, Brother Gabriel, ni Fernando Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist Church at ni Brother John Doe, ating kaibigan, sa punto po punto, kapatid na Gabriel. Pero bago muna yan, ay magdasal muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Trespasses, as we forgive those who trespass against us. Ooh, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. Ayan, ito na, Brother Gabriel. Sa ating episode ngayon ay tatalakay natin at magbibigay tayo ng tinatawag nating reaction doon sa isang argumento ni Fernando Camacho Jr., isa pong evangelist dyan sa Seventh-day Adventist Church. At na siyempre, natalakay na natin ito dati, Brother Gabriel, dalawa tayo, noong si Yosuke the Vlogger naman, yung nagsabi daw na yung iglesia po na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, yan daw ay resulta ng pagkabuwal ng iglesia sa ilang, kapatid na Gabriel. Ayan na naman tayo. Ito ha, panoorin natin. Kasi sasabihin niya, dapat nasa Biblia malalaman daw. Alam mo naman, Brother Gabriel, sinasabihan na yung iglesia katolika pa daw, yung sulpot na iglesia. Sumulpot daw. At syempre sa debating ito, patutunayan daw ni Fernando Camacho Jr. na sumulpot lang daw ang iglesia katolika sa paggamit po lamang ng Biblia. O ito, panoorin natin. Ha?
niyo. Walang ibang higit na makapagsasabi sa atin ng pinagmula ng tunay na iglesia, kundi tanging-tangi ang banal na kasulatan. Sa pamamagitan din ng banal na kasulatan, makikita natin kung ang iglesyang nagpapakilalang sila ngay sa Diyos ay sulpot o hindi na iglesia. Ito ang pangunahin nating pamantayan. Last 10 minutes. Para malaman natin kung tayo nga o yung inaaniba ninyo ay tunay o sulpot na iglesia. Ipinipresenta ko sa... Ayun. So, yun ang kanyang sinasabi, kapatid na Gabriel, na base daw sa kanya, sa Biblia, yung Biblia daw yung magpapatunay na yung iglesia mo daw ay sulpot o hindi. Ayan. So, given naman yan, ano? Dahil mababasa natin yan dito sa Mateo, paki-flash po sa screen, yung Mateo 16:18. So, dahil doon sa talatang yun, isang iglesia lang, mga kapatid, yung itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, i-flash na natin. Ayan, ano? Nakikita nyo ngayon sa screen, ayan, yung sa sambayan ng Pilipino, ang sabi, itatayo, ano? At sa batong ito, ko itatayo ang aking iglesia. Ayan, nakikita nyo sa screen, mga kapatid. So, kung sa dating Biblia, itatayo ko ang aking iglesia. Ayan. So, hindi naman sinabi na itatayo ko ang aking mga, wala namang mga, Brother Gabriel, kaya isa lang talaga. At sa awit, 127, versikulo 1, pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ganito naman po nakasulat. Ayun o, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Ayan, maliwanag. So kung yung iglesia ay yung nagtayo, tao, at hindi mo tinawag ng Panginoon, Brother Gabriel, kagaya nung iba dyan, sigurado tayo, walang kabuluhan yung kanilang itinayo, kapatid na Gabriel. Di ba ganun yun? Opo, opo. Oo. Ngayon, Brother Gabriel, meron tayong gustong ipapansin sa ating mga manunood. Kasi sabi niya, sa Biblia daw niya kukunin yung kanyang patunay na yung sulpot na iglesia daw, kasi sa kanyang stand, sa kanyang naging debate dito kay Brother John Doe, ipakita ko lang ano yung naging yung debate nila noon. Ito yon, ipapakita ko lang sa screen. Ito yung ayan, yung debate nila. Ayan, nangyari yan nung nakaraang June pa, Brother Gabriel. Ayan, kaya nung napanood namin ito, nakita namin na talagang kailangan itong bigyang pansin itong kanyang sinasabi sa naging debate na ito, kapatid na Gabriel. Ayan. So, ano po ba ang, kasi dito, balikan lang natin, yung sinasabi niya kasi, Brother Gabriel, na yung Roman Catholic Church daw ay ang sulpot na iglesia. Uulitin lang po natin yung phrase na Roman Catholic Church, hindi po yan yung official name ng iglesia natin, Brother Gabriel. Yung Roman Catholic Church ay pangalan, produkto po ng rito ng ating iglesia. Right po yun. Hindi po yun yung pangalan ng iglesia talaga. Diba? Pero yes, gayon pa man, dahil yan yung nickname na ibinigay as a general rule nga, sasagutin naman natin yung paninira niya na ito daw yung iglesia natin ay ang sulpot na iglesia. At paano niya daw patutunayan? So napakinggan na natin, napatunayan daw niya sa pamamagitan ng panggamit ng Biblia. Ngayon, ito, kasi doon sa Mateo 16:18, Brother Gabriel, siyempre, yung itinayo ni Kristo, isang iglesia lang yon. At paano ba niya mapapatunayan yon? Panoorin natin. Sa Biblia mo nabasa na ang RCC ay sulpot na iglesia. Apo, sagot po. Dito po sa Mateo 16:18. At sinabi ko naman sa iyo, Pedro, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito,
itatayo ko ang aking iglesia. Yung pong iglesyang itinayo na yan, yan din ang iglesia sa ilang. Next question. For confirmation lang, Fernando Camacho. Ayan ha, bago muna natin ipagpatuloy, narinig mo ba, Brother Gabriel, yung iglesia sa ilang? Sinabi ni Fernando Camacho. Kasi yung lumalabas, yung iglesia sa ilang daw, at yung base dito, kapatid na Gabriel, may binabanggit kasi siya na ano eh, na iglesia sa ilang, natumba daw yon. Yung iglesia sa ilang, ibinangon daw ni Kristo sa Mateo 16:18. So, oh, yun ang unawa nila. Diba? Oh, so, ituloy natin ha. Kasi merong tanong si Brother Jando at pakinggan na lang natin yung sagot ni Fernando Camacho. Ito yon. Totoo ba na mababasa sa Mateo 16:18 na ang RCC ay sulpot na iglesia o nagsisinungaling ka lang? Mababasa ayon sa diwa nito. Ang sabi rito, ang iglesyang itinayo sa Matthew 16:18 ay yung ding iglesyang nabuwal na kung tawagin na iglesia sa ilang. Kung bakit kayo napasama rito, sapagkat ang doktrina ninyo, kayo'y nagsimula sa bagong tipan. Next question. Kaya maliwanag na sulpot. Next question. Oh, ayun. So yun ang argumento niya, Brother Gabriel. I see. Oo. Eh, so yun, ano? Sulpot daw ang iglesia katolika dahil yung totoong iglesia na itinayo ni Kristo, yan ay resulta ng pagtatayo nung nabuwal na iglesia sa ilang at mababasa daw natin yan sa Mateo 16:18 at yung iglesia sa ilang ay nasa gawa 7:38. So, pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ganito po nakasulat sa may gawa. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ayon, so merong binabanggit na iglesia sa ilang, itong iglesia sa ilang daw ay nabuwal, Brother Gabriel. At yung nabuwal na iglesia sa ilang, itinayo daw ni Kristo yon sa Mateo 16:18. So, yan ang kanilang paliwanag dyan, kapatid na Gabriel, di ba? Mm-hmm. Sige, reaction mo muna dito sa kanilang sinasabi. I agree with you, Cabernoc, tungkol dun sa naging ano natin, ano? Hindi ito bago sa atin kasi kahit si Yusuke and then yung sumi MCGI, ganyan yung pananaw nila eh. Para bang kumbaga sa poste, yung poste na ano lang, natumba lang. Kumbaga itatayo siya. Ayun. Hindi yung dahil sa parang maglalagay ulit ng panibagong poste, hindi ganun kaburnok eh. Ang interpretation nila is yung nabuhal, itatayo. Ayun. Katunayan, mayroon pang binabasang mga talata dyan si Soriano noon. At ngayon ko nang na-realize na pati palang SDA, ganun ang kanilang interpretation. So, actually, Brother Gabriel, kinopya lang nga ni Soriano yan sa SDA. Pati ngayon. Ay, ganun? Oo, galing yan talaga sa SDA. Yan yung original na. Ah! Oo, ngayon mo lang nalaman yan, ano? Ngayon ko lang nalaman, ha? Ang akala ko, parang ano lang, I see. Pero binago yan ni Soriano, ha. Bibigyan na natin ng modification. Na modify yung aral na yan kasi napanood ko yung isang video ni Soriano sa pasalamat. Merong nag-send sa akin yan eh. Ngayon eh, nawala na yan sa ano, sa YouTube tsaka sa Facebook. Merong yang isang video doon na napanood ko na nabuwal daw pero hindi yon yung iglesia na itinayo ngayon ni Kristo. Merong talagang 180 degree turn, binago talaga yung doktrina, 'di ba? Iba 'yon daw, iba daw 'yon. Noon, naalala ko merong ang nag-post diyan si Willie Santiago. Yun daw yung doktrina noon, yung nabuwal daw na iglesia sa ilang, yan daw yung iglesia na itinayo ni Kristo. 'Di ba? So binago 'yan. Ngayon, kapatid na Gabriel, tama ba itong sinasabi ni Fernando Camacho Jr. at sa iba pa na yung iglesia na itinayo ni Kristo, yan daw yung iglesia, kapatid na Gabriel, na pag yung iglesia ng pagkakatayo mula sa pagkabuwal na iglesia sa ilang. Di ba? Yan ang tanong eh. I see. Sige.
Siyempre, patutunayan daw yan ni Fernando Camacho. Panoorin natin kung paano niya yan patutunayan. Ito yun. Nang itatayo ay tumutukoy doon sa to restore, to rebuild, repair, hindi raw. Pero mga kapatid, mga kaibigan, kapag kayo maalam sa biblical languages, hindi ho kayo maliligaw. Kaya tignan ho ninyo. Aba, di ba? Grabe naman itong nagli-lipstick. Napalaki mata ko din doon. Oo, parang nagli-lipstick daw ng mga ngaral kung mababasa ko sa comment section. Eh sabi nila. Grabe naman yun, filter lang siguro yun. Oo, filter lang yan. Oo, baka, oo nga. O Brother Gabriel, sabi kasi niya, kung mag-aaral daw tayo ng biblical language, hindi daw tayo maliligaw ba? Sige nga. Fernando, ha? Sige nga, ituloy nga natin. Ipopost ko sa inyo, yan ho ang tekstong Grego ng nababanggit nating talata. Ano po? Yan ang tekstong Grego. Ano po yung pinaghanguan ng salitang itatayo ko ang aking iglesia? Galing po yan sa salitang oikodemesu. Oikodemesu. Napakalinaw po yan, mga kapatid. O parang oikodemesu tapos oikodomesu. Ano ba talaga? O sige, tuloy na nga natin. Ano ba ang ibig sabihin ng oikodemesu? Demesu. Ito. Ang sabi sa atin ng ating ito, mas malalim na pag-aaral na ito. Morphology na ito. Yan. Oh. Sa anal. Aba, morphology ha. Sige nga. Brother Gabriel, kung nanonood ngayon si Fernando Camacho, panoorin mo ang aming video na to ha, hanggang dulo ha. Baka mamaya naman eh. Inaasahan namin na sasagutin mong video na to. Itong video natin, Brother Gabriel. Inaasahan talaga natin yan. Baka mamaya, tayo yung hahamunin niya. Nakanda naman tayo, Brother Gabriel. Yung atin lang, kapatid na Gabriel. Yung totoo lang, ano? Di pa morphology pa siyang nalalaman. Malalaman pala natin sa uli. Meron siyang palang milagrong ginawa dyan. Sige, tuloy na nga natin, Brother Gabriel. Sige. Analysis ng morphology, sabi rito, yung oikodemaso, ano sabi? Build, erect, build up again, restore. Aba, merong daw na basa, restore. Ganon pala yun. Tuloy nga natin. Tama ba na pagkabasa natin? Restore. Napakalinaw, mga kapatid. Napakalinaw daw, Brother Gabriel, ha? Sige nga, tuloy nga natin. Ba? Alin yung ere-restore? Di yung iglesia sa ilang na nabagsak. Di ba? Ayun, yun ang kanyang patunay, kapatid na Gabriel. Di ba? I see. Gumamit siya ng Strong's lexicon ata to, kapatid na Gabriel, Palagi ko, ha? Oo. Palagi ko. Sige nga, tuloy nga natin. Kaya nga tinatanong natin . Ito pa isa. Yan nakikita ninyo sa screen, iba yan kesa rito. Okay. Kaya tinatanong natin, ito ba tanggap po niya? Palibasa, tama naman, hindi pa na naman niya ginamit ito. Ako pala gagamit nito. Abang, yabang talaga, Brother Gabriel, ha? Sige nga, tuloy nga natin, ha? Ha? Tignan ninyo, mga kapatid, mga kaibigan. Dito, sa aklat na ito, ito. Ano nakalagay? Ano ho ang inyong mababasa? Ha? Ayan, napakalinaw. Joseph H. Thayer, Third Printing. January 1991. Yan po ang copyright niyan. Okay? Publishing, Hendrickson Publishing, page 440. Contextually, to restore by building, to rebuild, repair. Ang linaw, mga kapatid.
Aba, ang linaw daw, Brother Gabriel! Ang linaw daw! O, sige nga, ituloy nga natin kung malinaw nga o malinaw ang pagsisinungaling. O, sige, tuloy natin. Mas matalino ba ang ibang tumututol dito? Hindi ho eh. Ano ba ito? Bihasa sa biblical languages. Diba? O, kala, paano na ngayon maitatayo ng negative side? Na ang iglesia nila ay hindi sulpo. Last 5 minutes. Kayong ang itinayo palang iglesia, no? Yung itatayo sa Matthew 16:18 ay bunga ng pagre-restore, pagre-rebuild. Bakit ginamit ang pagre-rebuild? Kasi nga nabuwal. Ayon, so ganun ang kanyang patunay, di ba, Brother Gabriel? Sige, reaction mo muna, Brother Gabriel, doon sa kanyang pahayag, ha, bago na natin ito isusuriin. Kasi taga-suri tayong dalawa, eh. So, dapat natin talagang suriin itong kanyang mga sinasabi. Sige, reaction mo muna, Brother Gabriel. Ayan, nawala ka pang audio. Nakakatakot talaga yung ano, no, yung mga talagang sa sekta nila, no? Kasi para silang, walang pinagkaiba sila sa INC, sa MCGI, pag gumamit ng referensya. Wala namang problema sa referensya, bro, eh. Ang problema is, ano yung interpretation mo dun sa referensya na ginagamit mo? Yun kagad yung napapansin ko, tulad yan, sa INC, di ba? Pag gumamit ng referensya ang INC, nakakatakot, eh. It's either may bias yung referensya or tama naman yung referensya pero nakakatakot yung interpretation. Di ba? Mayroong paghihilot ng interpretation. Same goes din dito kay Tayers. Di ba? Nakabasa lang ng rebuild, nakabasa lang ng restore. O edi, yun ang agad ang interpretation nila. At ang worst pa dun is, kinumpi. Edi, meron na silang naka-stand na interpretation. Biglang babanat pa ng yung paikang ano sa negative side, yung mga ano sa negative side, may brainwashing pa na ano eh, no, na involved eh. Kaya nakukukabor na sa akin ha, hindi uubra yung mga ganyan kasi mararamdam, madidiwaan mo kagad, may something talaga eh. May something kapag no. Oh, di ba? At saka Brother Gabriel, talagang dito mo makikita na gagawin talaga nila ang lahat, Brother Gabriel, para lang siraan ang Iglesia Katolika, di ba? Yan. Ngayon, ito na, Brother Gabriel, exciting ito. Di ba, nagbasa siya ng Tayers, tapos sabi niya, morphology daw, morphology, tapos diba, Tayers pa. Akala mo naman, eh, kung magaling naman talaga, o susuriin natin yan, kapatid na Gabriel, ha? Alam nyo na, nagbasa siya, Brother Gabriel, nung isang aklat. Pinakita pa niya sa screen yung aklat, kapatid na Gabriel. O, di ba? Titignan nga natin kung ano ba ang nakalagay doon sa kanyang binasa. Ipapakita ko lang, ano, yung aklat na kanyang ginamit. Ito yun, ano? Ayan. Pakita lang natin sa screen, mga kababayan, itong aklat na ito. Ito ha, ilakiin na lang natin kapatid na Gabriel ha. Ayan, so yan po ano? Ayan oh, yung Greek English, yung kopya natin, a Greek English Lexicon of the New Testament. Ito yung kay Thayer, Brother Gabriel, yung sa actual. Yan oh, yung sa actual talaga. Oh, yung lumang edition pa yung meron tayo, 1889 edition. Oh, di ba? Oh, ngayon itong masaklap diyan, Brother Gabriel. Ha, babasahin natin ha. Oh, ito 'yon. Oh, 'di ba? Yung oikodomeso. Oh, yung oikodomeso, 'yun yung doon sa Mateo 16:18. I-flash lang natin siguro yung Mateo 16:18 doon sa Greek, kapatid na Gabriel. Ready na ba? Okay, yun? Okay. Sige, ayan ha. So habang ginagawa ni Brother Gabriel 'yan, ay gusto lang nating magpasalamat sa lahat po ng ating mga members, mga busted kada sa ating YouTube channel. Ayan ha, ipapakita na lang natin sa inyo, mga kapatid, yung oikodomeso. Ayan, so, yung Petra oikodomeso.
Yung salitang oikodomeso, kabatid na Gabriel, sa Greek, na nung binasa ni ano yan, ni Fernando Camacho, ewan ko kung anong ang gulungan niya nung binigkas ito, eh oikodomeso lang naman yan eh. O diba? So ngayon, itong oikodomeso, ayon nun sa 3 years Greek, papakita lang natin sa screen, ano, kabatid na Gabriel, ha? Ito, maganda to. Talaga namang, ayan. So, ganda lang natin yung frame. Ayan, nakikita niyo po ngayon. At, ito yung binasa. Ayan, ha? O, Brother Gabriel, tignan mong maigi yan, ha? O, yan, ha? O, yan ang binasa. O, anong napapansin mo dyan, kapatid na Gabriel, sa binasa? Ayan, ha? Yung naka-underline, yung nilagay niya sa kaniyang presentation at binasa niya sa gitna. O, diba? Ano masasabi mo? Ayan. Yun nga po, yung andun talaga yung kanyang interpretation na yung to restore, building, ayan, rebuild and repair. Kaya, doon na ako mapapaano ka, Burnok, ano, doon na ako mapapaisip na sa, anong gaano kalakas yung kanyang ano, loob na tawag doon, kaliputin yung sulat ng ano, sulat yung tears Greek ano na yan. Grabe talaga siya. Maiangat lang yung interpretation na gusto niya palabasin. Ayan. Oo, yan ha. Oh, eh alam niyo, nakikita niyo napakaliwanag mga kababayan na nandaya. Ayan na, ulitin ko po. Nandaya po si Fernando Camacho. Ayan nakikita niyo ha. Klarong-klaro, meron ng underline yan. Yan yung kanyang nilagay. Pero meron siyang iniwasan, Brother Gabriel. Ayan, nakikita niyo sa screen, ha? Ano mang iniwasan niya? Ito. O, yung dami sa yun. Gitna. Diba? O, ngayon, paano ba natin ito dapat i-interpret sa ating pagbasa sa Thayer's Greek Lexicon? Pakita natin sa screen. Isa-isahin natin, ha? O, ito yon. Ayan, ha? Isa-isahin natin yan, ha? Ipapakita ko lang, mga kapatid. Ayan. So, yan, ha? O, yung unang parte, yung nasa taas, basahin mo nga yan, yung naka-red muna, kapatid na Gabriel. Opo, ayan. Contextually, to restore by building, to rebuild, repair. Ayan, so yan yung binasa ni ni Fernando Camacho, nilagay niya sa PowerPoint niya. O, ngayon, yung iniwasan niya, ito. Yung example, doon sa contextual, to restore by building, to rebuild or repair, eh yung mga talata na, eto, yun yung mga talata. Mateo 23:29, Mateo 26:71, Mateo 27:40, Marcos 15:29, Lucas 11:47. Meaning to say, kung merong salitang oikodomeso doon sa limang talata na yan, ang ibig sabihin nun, ayon sa Thayer's Greek Lexicon, Brother Gabriel, to restore, to rebuild, to repair. Yun. Ayan. Meron ka bang nakita dyan na Matthew 16:18? Wala naman eh. Diba? Wala po. Tama po. Wala po. Oh, yun ang interpretation dapat, kapatid na Gabriel. Oh, ngayon, ito ha. Itutuloy natin ang pangbubuking. Oh, tingnan mo, Brother Gabriel. Tuso talaga, no? Oh, iyan ha. Contextually. Oh, meaning, by context, sa limang talatang yan, yung oikodomeso tumutukoy sa restore, to rebuild, to repair. Ganun yon. Ngayon, paano naman yung Mateo 16:18, yung nasa baba? Ayan, yung nasa baba. Oh, ito naman yon kapatid na Gabriel, yung hindi niya sinali. Metaphor, ayan ha, yung hindi niya binasa. Metaphor, yung ibig sabihin daw ng oikodomeso is to found. Ayun. Ayan, oh. Naglagay niya na ng Greek sa Matthew 16:18, no? Oh. Ayan, oh. Oh, ipakita ko yung Matthew 16:18, ha. Ayan, ipapakita natin, ha. Oh, yan. Kai, epi, taute, te, petra, oikodomeso. Oh, yun dalagang nandito, Brother Gabriel. Ayan, oh, ipakita natin, ha. Ayan, oh. Oh, tai, ayan, oh. Ano man nakalagay dyan, kapatid na Gabriel? Ayan, o, kai, epi, taute, te, petra, oikodomeso. Yun talaga, kinote talaga sa nasabing part na yan ng aklat, Brother Gabriel. O, ang sabi dyan, yes, ha, to found, i.e., meaning to say, for example,
by reason. Ibig sabihin, kapatid na Gabriel, by reason of the strength of thy faith, thou shalt be my principal support in the establishment of my church, Matthew 16:18. Ibig sabihin, ano bang ibig sabihin ito? Ibig sabihin, yung oikodomeso sa Mateo 16:18, ibig sabihin nun, metaphor pala yon, not to found. Ganon yon kapatid na Gabriel, pinutol eh, chinap-chap. Tapos, pinutol, chinap-chap, parang chef sa restaurant, kapatid na Gabriel, para makapangdaya. O, diba? Yun ang lumalabas. O, eh, lumalabas talaga ang pagkasulpot ni, ano, ni Fernando Camacho. Diba ang daya nun? Ang daya mo naman. Daya, parang INC, no? Parang INC, grabe pala talaga. Kala ko, parang, I believe na palang yung pagdadaya pala ng referensya, hindi pala sa MCGI tsaka sa INC nang galing. Doon pa pala sa ninuno nila. Meron. Ay, ang dami. Kung meron ang doktrinang ganun. Brother Gabriel, hindi lang sila. Pasensya na kung nanonood po ang mga, nako, baka ibang relihiyon kayo. Pasensya na kayo ha. Sasabihin ko na ito ha. Straight ito ha. Straight to the point ito, Brother Gabriel. Prangkahan. Mm-hmm. Prangkahan ha? Prangkahan. Kasi syempre, marami na tayong na-feature sa Factbusters PH. Lahat halos, ulitin ko, lahat halos ng mga naninira sa Iglesia Katolika, ang taktika, puputulin ang referensya, ipapalabas na mali ang Katoliko, iwawala sa konteksto, mandadaya pa. Yan ang masaklap dyan eh. Diba? Ano na yan, Brother Gabriel? Matandang style na yan. Nako. Panis na luncheon meat na yan. Kaya nga dito sa ating channel, dito sa ating programa, ibubuking talaga natin, susuriin, himay-himayin, iisa-isahin natin yan, kapatid na Gabriel. Di ba ganun yun? Opo. Ay, nako. Eh, ano ba ang tawag dito sa mga mandaraya na ito? O, basahin natin, kapatid na Gabriel, sa Biblia, sa 8:44 ng Juan, kapatid na Gabriel. Basahin nga natin. Opo. Ah, ganito po nakasulat po. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Nako, delikado pala. Kaya, nako, itong si Fernando Camacho, yung ginagawa niyang ito, kasinungalingan yan. Kaya yung sinasabi niya, kapatid na Gabriel, o anong sabi niya daw, itong sa Mateo 16:18 daw, eh, tinayo yung iglesia mula sa pagkakabuwal ng iglesia sa ilang at yung salitang rebuild daw yung tinutukoy doon sa itinayo, itatayo ko ang aking iglesia, rebuild daw yung tinutukoy nung itatayo. Yan ang masasabi mo dyan, Brother Gabriel, sa nako talaga naman. Ikaw nga magsabi, ano bang verdict natin dito? Nako po, eh, busted yan. busted yan, nako ha. Mali yan, panloloko sa kapwa yan, mga kababayan, pagsisinungaling talaga yan. O, diba? O, ngayon, eto, Brother Gabriel. O, baka sasabihin naman nila, eh, paano naman yung iglesia sa ilang? Aba, yan naman ang tanong, ha? Brother Gabriel, yung iglesia sa ilang. Ayan na naman tayo, yung iglesia sa ilang. O, sige nga, basahin na nga natin yung keynote natin kanina. Muli nating basahin yun, yung gawa. 7:38, kapatid na Gabriel. Opo, basahin natin ulit. Ayan. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ayan, Brother Gabriel, tanong, ano bang tinutukoy na iglesia sa ilang dyan sa gawa? 7:38, Brother Gabriel. Yan ba'y tumutukoy sa iglesia? Parang yung iglesia natin, Brother Gabriel, o yung iglesia ng Seventh-day Adventist. Yan bang tinutukoy dyan, kapatid na Gabriel? O simple lang na assembly? Kasi di ba yung salitang iglesia,
o iglesia, assembly po yun eh. Yun naman talaga yung meaning nun, Brother Gabriel. O ito ha, katulad nito, basahin natin yung isang salin. Bisitahin muna natin yung mga salin. Ito ha, ipapakita ko sa inyo, Brother Gabriel, yung salin na ito ha. Itong salin ng New International Reader's Version, basahin mo nga kapatid na Gabriel. Moses was with the Israelites in the desert. He was in the angel who spoke to him on Mount Sinai. Moses was with our people of long ago. He received living words to pass on to us. Ayan, so yung iglesia sa ilam, isinalin yan na Israelites. Ayun, mga Israelita pala yun, kapatid na Gabriel, di ba? I see. Oh, ano pa? Oh, ito pa, Brother Gabriel, yung New Life Version. Basahin mo nga yung salin na yan, kapatid na Gabriel. This is the man who was with a Jewish nation in the desert. The angel talked to him on Mount Sinai. Moses told to it our earthly fathers. He also received the living words of God to give to us. Ayan, klarong-klaro. Ibig sabihin, tumutukoy lang yon sa mga Israelita, yung mga Hudyo in general, Brother Gabriel. Ganun yun. O ngayon, ang tanong, eto naman. E paano naman, Brother Gabriel, yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Yan ba composed lamang ng mga Hudyo, kapatid na Gabriel? O basahin natin. Dito po sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 16. Gamitin mo nga sa English yung contemporary English version. Basahin nga natin yun, kapatid na Gabriel. Yung sa 14 muna para mas masarap. Ito, basahin natin, kapatid na Gabriel. Opo, Christ has made peace between Jews and Gentiles, and He has united us by breaking down the wall of hatred that separated us. Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. He even brought Jews and Gentiles together as though we were only one person when He united us in peace. Ayan, ngayon, yan ha. So yung Hudyo at yung Hentil, nagsama. Naging Kristiyano kasi sila, nagsama sila, naging Kristiyano, naging isang taong bago. At yung taong bago na yon, ano yon? Versikulo 16, kapatid na Gabriel. On the cross did away with our hatred for each other. He also made peace between us and God by uniting Jews and Gentiles in one body. Ayon, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. So maliwanag dito, kapatid na Gabriel, na yung Hudyo at yung Hentil, yun yung naging Kristiyano, yun yung composition ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Gabriel, di ba? Opo. O, ganun yun. At mababasa natin sa Colossians 1:18, ano po ba itong katawan na tinutukoy? Basahin nga natin yan. Sa contemporary na lang para mabilis, kapatid na Gabriel. Opo, He is also the one who told us about the love that God's Spirit has given you. Ayan, kapatid na Gabriel, Kulosa sa 1:18. Ikat ko lang. Okay, sige lang. Okay, ito po nakasulat sa Colossians 1:18, He is the head of His body, which is the church. He is the very beginning, the first to be raised from death, so that He would be above all others. Ayun, so klarong-klaro, kapatid na Gabriel. At ika nga ng Efeso 1:23, basahin nga natin yan, baka sasabihin niya, Colossians naman yan. O, itong Efeso 1:23, basahin natin. The church is Christ's body and is filled with Christ who completely fills everything. Ayon.
So ibig sabihin, yung nasa Efeso, ibababa natin Efeso kapitulo 2, versikulo 16, yung tinutukoy na katawan, yun po yung iglesia. Ayan, o ngayon, etong tanong. Yan bang iglesia na yan? Na yung Seventh-day Adventist Church na iglesia na kinaaaniban ni Fernando Camacho Jr.? O yan ang tanong, Brother Gabriel, di ba? Mm. O eh, Biblia din ang ating pasagutin para mabilis. Basahin natin, kapatid na Gabriel, ha? Dito sa Efeso kapitulo 2, versikulo 15. Ito, babasahin natin itong magandang salin. I-flash ko lang sa screen, ano? Masahin mo nga yan, kapatid na Gabriel. Opo, ito po ay Richard Baxter. Yan. Palibhasa, tao sa karaniwang kalikasan ng tao at tagaalok ng kanyang katawan na isang alay para sa mga kasalanan ng lahat, inalis niya ang batas ni Moises na naglalaman ng mga ordinansang seremonyal, tipikal at pampulitika na may matinding parusa at ginagawa tayong lahat na isang iglesia katolika nagkakaisa sa kanyang sarili ang ulo. Ayan, klarong-klaro, hindi pala Seventh-day Adventist Church nakalagay, Brother Gabriel. Nako naman, Iglesia Katolika at ulitin ko lang. At ito ha, gusto ko lang pansinin ito, yung nagsalin ng salin na ito, hindi po Katoliko to ha, baka sabihin nyo naman eh, dinadaya namin ha, walang ganun ano. O, di ba? So, ibig sabihin, kapatid na Gabriel, hindi nga totoong sulpot ang Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel, di ba? Amen. Amen. Oh, di ba? Eh paano ngayon 'yan, Mr. Fernando Camacho? Eh butataka pala sa aming natuklasan. Nako, sinungaling talaga 'yun. Kasi sinungalingan pala 'yung ginawa niya, Brother Gabriel, di ba ganun 'yun? Opo, talagang ano eh nagkalikot lang kasi ng referensya and then nagbigay ng interpretation. Hindi na, wala na. Oh, di ba? Grabe naman talaga, mga kababayan. Eh ano bang masasabi ninyo sa ating episode ngayon, itong ayan, oh, yung mga ginagawang yan ni Fernando Camacho Jr.? Paki-comment po sa baba, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag baniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kabornok, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman at kami ang inyong taga-suri! Ayan, o, diba? Nasuri na natin itong si Fernando Camacho Jr. Baka mamaya, kung mapanood niya ito, Brother Gabriel, eh iiyak yan, sigurado, no? Huling-huli kasi siya. Huling-huli kasi sa kanyang kasinungalingan. Eh, paano ngayon yan? O, diba? Ay, kawawa naman. Mga kababayan. O, diba? Bye po, mga kapatid. Ayan, no? Si Kabornok at ako ang inyong taga-suri.